Join me in worshiping the Lord today. Breathe life.
Hello! Welcome po sa ating araw ng pananambahan. At tayo pong lahat ay nagagalak at natutuwa dahil sa kahit ganitong paraan po ay maririnig niyo po kung makikita at mabibless sa salita po ng Diyos sa iyong pong umaga nito. Kung kayo ay nabibless, just type Amen or whatever you want to type that would glorify God, please do so. I'm bringing my printed Bible. Ito pong New Testament Pinoy version, Matthew chapter 16, verses 13 hanggang po 19. Matthew chapter 16, verses 13 hanggang 19. Noong dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea Philippi, tinanong niya ang mga disciples niya, "Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa Son of Man?" Sabi po nila, "Siya si John the Baptist. Yung iba naman, si Elijah. At yung iba naman, si Jeremiah o kaya isa sa mga prophets." Ang sagot nila. Tinanong uli sila ni Jesus, "Pero para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Peter, "Kayo po ang Christ, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Very good ang sagot mo, Simon na anak ni Jonah. Hindi tao ang nagpahayag sa iyo nito, kundi mismo Ama ko na nasa langit. Sinasabi ko sa iyo, ikaw si Peter, at itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking church, at hindi magtatagumpay laban sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi sa kaharian ng langit, at ipagbabawal sa langit ang anumang ipagbabawal mo dito sa lupa. Papayagan sa langit ang anumang papayagan mo dito sa lupa." Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa pagpapahayag ng inyong mga salita ngayon po umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, i-bless mo ang taong ito, ang kapatid na ito na nanonood ngayon po umagang ito. Maging buhay sa kanya ang inyong mga salita. May encourage siya, Lord, magkaroon ng tapang at magkaroon po siya ng confidence sa inyo. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Making a difference. Left and right ang reklamo po ng mga tao nowadays. Kung ilang milyon ang Pinoy dito po sa Pilipinas at sa buong mundo, ganyan din po karami ang opinyon meron sa sitwasyon natin ngayon pong kasalukuyan. Hindi naman din po lahat ng opinyon ay mali. Kung paanong hindi na naman lahat ay tama. Kesa makadagdag po tayo sa problema ng mundo, ng ating bansa, sa kasalukuyan pong ito, I suggest that we follow these three things para maging bahagi po tayo ng solusyon sa ating maliit at simpleng kaparaanan. Three things that we should do to make a difference. The first thing that I should do to make a difference is to make a biblical confession. In verse 16, tinanong po ni Jesus ang mga alagad, "Who do people say I am?" At ang sagot po ng mga alagad, "Some say you are John the Baptist, some say you are Elijah, and some say that you are Jeremiah." Alam niyo po, people confess out of their opinions and out of their observations. Kung ano nakita mo, of course, yung ang sasabihin mo, kung ano yung naintindihan mo, yung pananaw mo, yun ang iyong ilalabas. It's just like what is happening today. We have our own opinion tungkol po dito sa COVID-19 pandemic. Na si ganito ay na-infect, na si ganyan ay namatay na pala, or itong ganito ay person under investigation, o yung iba naman ay wala na. Alam po, while others are busy posting fake news on social media, yung iba naman po, keep on believing in them, okay, sharing the posts na hindi man lamang po verify kung tama o totoo yung balita. Ang daming opinion at haka-haka naglalabasan. Alam niyo po, hindi lamang ngayon yan, even in the time of Jesus. Some say you are Elijah. People say
you are John the Baptist, and some say that you are Jeremiah. Ang daming opinion at mga haka-haka po ng tao. Pero mayroong isang sagot ang gustong narinig ni Jesus. The Apostle Peter answered Jesus and said, "You are the Christ, the Son of the Living God." Wow! Isang sagot na napaka makapangyarihan at isang sagot po na talagang totoo at nanggagaling doon sa revelation na binigay po ng Diyos kay Pedro. Peter confessed out of his intimate relationship with Jesus. Yes, you know what? In order to have a biblical confession, you have to have an intimate relationship with Jesus. Paano pong nasabi ito ni Peter? How was it revealed to him? Well, let me tell you. He witnessed every miracle that the Lord has done. He listened to every lesson that Jesus taught them, and he obeyed everything that Jesus commanded them to do. Yes, every miracle na ginawa ni Jesus, nasaksihan po ni Pedro, feeding of the 5,000, feeding of the 4,000, yung pinatahimik ng Diyos ang bagyo while they were on the boat, yung binuhay ni Jesus, yung patay. He was there, okay? Peter was an eyewitness to all these things. That's why when Jesus asked him, "Who do you say I am?" Ang sagot po ni Peter, "You are the Christ, the Son of the Living God." An intimate relationship with Jesus would make you confess biblical things. Alam niyo po, Peter literally walked with Jesus. He was with the Lord every day. He was with the Lord doon sa mga ministries niya. He was with the Lord doon sa mga ilang mga prayer moments ng Diyos. Peter was there. What you confess matters. It affects your life. Nung sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the Living God." It was the greatest confession he ever made, and it affected his life. Bakit? Dahil sa pumagitan po nito, merong pinramis ang Diyos sa kanya. It affected his life. Alam niyo po, sa mga araw po ito, sa mga panahon ito that we are in quarantine, okay, na merong pandemic, we should confess the Lord's promises. Yes, confess the Lord's promises. Confess what is written in the Bible. Stop confessing what is written in the news. Stop confessing what you see in the news. Start confessing. Begin confessing the promises of the Lord. What is written in the Bible. Amen. Today, I confess that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Even ng COVID-19, na walang paan, na walang tuhod, I confess that it bowed down in the name of our Lord Jesus. Today, I confess that nothing is too hard for the Lord, that this COVID-19 is powerless in the name of Jesus. And also today, I want to confess that goodness and mercy shall follow me all the days of my life in Jesus' name. These are the kind of confessions dapat pong lumabas sa ating mga bibig. Sa araw-araw na buhay, always practice, always confess the promises of our Lord. Always confess what is written in the Bible. The second thing that I should do to make a difference is to claim the Lord's promises. Verses 17 and 18, after the Apostle Peter's confession, after he said that you are the Christ, the Son of the Living God, Jesus promises to build his church on the truth of Peter's confession. Yes, as sabi po ng Panginoong Jesus, "On this rock, I will build my church." Amen. You know what? That rock is our Lord Jesus. Pero yung sinasabi ni Jesus dito, that on this rock, I will build my church.
He was pertaining to himself. Ang tinutukoy po ni Jesus dito ay ang kanyang sarili. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Iyan po ang sabi ng Panginoong Yesus. And who is that rock? That rock is our Lord Jesus, the sure foundation, and the one who confesses that Jesus Christ is Lord. Sa mga buhay po nila, they are the ones na nasa ibabaw po ng batong ito. They consist of the church. They are the church. Sila po ang church. Yung mga taong nagko-confess na si Jesus is Lord, na sumamplak, ay, okay, Jesus, okay, ikaw ang church if you made this confession. Ikaw ang church if sumasampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Church is not the building per se. Okay? Hindi po yan ang building na apat na sulok na may bubong. No! Okay? Ang church ay ang bawat tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sabi nila, hindi muna tayo makakapag-church ngayon. Mali! Bakit? Dahil ang church ay ikaw. Ang church ay ako. Hindi nga tayo makakapag-gather na po bilang isang kongregasyon, but you are the church. Hindi pinigilan ng virus na to ang church na maging matatag, na maging matagumpay, okay, at maging malakas. Why? Because you are the church and you are standing on solid ground. Amen. Amen. 1 Peter 2:6 says that Jesus is the chosen and precious cornerstone. You know what? When Jesus is your foundation, when Jesus is your cornerstone, you are standing on solid rock. Ikaw ay nakatayo sa isang matatag at malaking bato na dumating man ang bagyo, bumaha man ng maraming problema, wala ka mang kita o sahod sa panahong ito, may sakit ka man o wala, hindi ka matitinag dahil ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesus. Amen! Sagot ka ni Jesus, kapatid! Hello! Amen! That's why you should choose your confessions, because your confession, okay, really matters. They bring about the Lord's promises in your life. They bring about the Lord's miracle in your life. Ngayon, kung ang confession po natin ay puro negatibo, walang promise na mangyayari sa atin mula sa Bible. But if we confess the promises of the Bible, may promise po tayong i-claim sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito ang isa pa pong matinding promise mula kay Jesus. Ang sabi po ni Jesus, kahit ang pintuan ng impyerno hindi makakapanaig sa iyo. Even the gates of hell will not prevail against you. Ano pong ibig sabihin niyan? Kahit ano pang ibato ng diablo sa iyo, kahit ano pang problema ang dumating sa buhay mo, gaano mang kabigat o karami ang mga negatibong sitwasyon na iyong haharapin, kung ikaw ay patuloy sa iyong intimate relationship kay Jesus, hindi ka matatalo dahil si Jesus ang kalakasan mo at tagapagtanggol mo at kasagutan mo sa lahat ng pinagdadaanan sa mundong ito. Amen. You are standing on solid ground, my friend. At dahil si Jesus ang solid ground mo, okay, lumindol man ng maraming problema, hindi ka magagalaw, hindi ka matitinag, hindi ka magigiba. Naalala ko na naman po yung kantang, I shall not be moved. You remember this song? Over? I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. Amen. Hindi tayo matitinag dahil si Jesus ang ating matibay na pundasyon. Ano man ang pinagdadaanan sa buhay,
Kung ikaw, ang confession mo po lagi ay mga pangako ni Jesus. Kung ang confession mo po lagi ay makikita sa Bible. Okay? Kung ang iyong pananalig ay nasa Panginoong Jesus, you are standing on solid ground. Amen. Say this with me. I am standing on solid ground. Amen. Ulitin po natin. I am standing on solid ground. Jesus is my rock. Amen. The Lord is my fortress. The Lord is my refuge. The Lord is my hiding place. Amen. Praise the Lord. You know what? Aside from the full life study Bible, God's true people will demonstrate the kingdom power of the Holy Spirit against Satan, sin, disease, the world, and the demonic. Kapag si Jesus ang iyong solid rock, sagot ka ng ating Panginoong Jesus. The third thing that I should do to make a difference, use my God-given authority. Wow! Amen. You have the authority. Jesus has given you the authority. Jesus said, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, these keys symbolize God's delegated authority. Ito pong mga susing ito ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos na ibibigay niya una kay Pedro, and then susunod po lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. First to Peter, and then to all who confess that Jesus is Lord, and to all who receive the promises of Jesus. Sa'yo ang pangakong ito. Sa akin ang pangakong ito. Tayong lahat na sumasampalataya sa Panginoong Yesus, tayong lahat that confess that Jesus Christ is Lord, that He is the Son of the living God, tayong lahat na tumanggap ng promise ni Jesus, sa inyo po, sa akin, sa ating lahat, ang authority ito, ang kapangyarihan ito na ipinangako ng ating Panginoong Jesus. Ano po itong authority ito? Anong kapangyarihan ito? This is the authority to rebuke and correct erring people. To rebuke and correct yung pong mga taong nagkakasala o nagkakamali o may maling paniniwala. The authority to cast out and bind demons. Magpalayas at talian ang diablo, ang mga demonyo. Overcome all the powers of the enemy. Pagtagumpayan lahat ng kapangyarihan ng diablo sa buhay po natin. Authority to heal the sick. Kapangyarihan po para magpagaling sa mga may karamdaman. Raise the dead. Okay? The power to command nature and the power to preach the gospel of Jesus. Minsan, kami po ay nasa Cambodia, no po? At habang ako po ay nag-preach dun sa isang youth camp, okay? Biglang-bigla, out of nowhere, biglang umulan ng napakalakas na may kasamang hangin na napakalakas para pong bagyo. At yung pong mga kabataan, nagsitakbuhan dun sa kanilang mga dormitories kasi baka mapasay po yung kanilang mga gamit. At sabi ko po dun sa mga natira doon sa hall, let us pray. Sinabihan namin yung bagyo, yung ulan na yan, in the name of Jesus, na umalis, na tumigil ang ulan, at ang hangin ay pumayapa, in the name of Jesus. You know what? Maybe wala man po 1 minute, alam niyo, biglang tumahimik ang kapaligiran, biglang nagliwanag ang kalangitan. Why? Because, alam niyo po, you have the power, you have the authority to command nature. Amen. May kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Praise the Lord! Use this God-given authority. Para saan? Hindi po para magmayabang na may kapangyarihan ako o kung na kaya kong gawin ito. Okay? O kaya magpabayad dahil meron akong kapangyarihan na magpagaling. No! Use your God-given authority para pong ating Panginoong Yesus ay sumikat. Para pong ating Panginoong Yesus ay makilala ng mga tao. Para ang Panginoong Yesus ay makilala sa buong mundo. I have this authority because of the Lord Jesus. That in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord.
Amen! Amen! So, mga kapatid, use your God-given authority. Dito po sa COVID-19 na to. Okay? Yes, be cautious, pero huwag po kayong matakot. Mag-ingat tayo, yes, pero huwag po kayong matakot. You have the power to rebuke this. Amen! Use your God-given authority to rebuke this virus. Amen! By all means, I call on every conqueror. I call on everyone who confesses that Jesus is Lord to use your God-given power to rebuke and bind this COVID-19 in the name of Jesus. In our prayer time, okay, sa family devotion po natin, you rebuke and bind this virus in the name of Jesus. Wala pong imposible sa Diyos at wala rin imposible sa iyo when you are a faithful follower of the Lord Jesus, when you are living in an intimate relationship with our Lord Jesus. Alam niyo po, ang pangako ni Jesus, what you bind on earth will be bound in heaven, and what you lose on earth will be loosed in heaven. So here on earth, let us bind this virus in the name of Jesus. COVID-19, be gone in the name of Jesus. At ang lahat ng mga sakit, pati po yung mga frontliners namin, Lord, protect them and heal them in the name of Jesus. And you know what? God's promise is, what you bind on earth will be bound in heaven. And what you lose on earth will be loosed in heaven. And so, Lord, we lose healing. We lose peace, Lord. Dito po sa mundo po namin ito, sa mga naging anxious, Lord, we pray for peace upon their minds today. Sa mga may sakit, Lord, we pray for healing upon them today in the name of our Lord Jesus. Amen. You have the authority, church. You have the power. Use your God-given authority to rebuke this thing. I believe, alam niyo po, that in these days, we need to be both defensive and offensive. Defensive meaning we have to be very careful that we don't get the virus. Offensive meaning that we have to seize the moment of making Jesus known in these trying times. Amen. Kailangan po, take up the sword of the Spirit and the shield of faith and make Jesus known to the world today, that He is in control of everything, that He is Lord over everything. Amen. As disciples of Jesus, tayo rin po ay mga frontliners, hindi lamang mga doktor, hindi lamang mga nurse, hindi lamang mga medical people, ang frontliners, hindi lamang mga police, hindi lamang po mga military, at yung mga nagtatrabaho ngayon. We are frontliners in bringing hope to our community. Ikaw ay frontliner ng ating Panginoon upang bigyan ng pag-asa ang iyong komunidad. Amen. Use your FB account. Use your Twitter. Use your IG. Use your YouTube channel. Use your Viber. Use your phones to proclaim that Jesus is the Christ, the Son of the living God, and that by believing in Him, we shall receive eternal life. Amen. Friends, conquerors in the Lord, use your God-given authority to proclaim that Jesus is Lord. Amen. So what must I do to make a difference? First, make biblical confessions. Second, claim the Lord's promises. And third, use my God-given authority. Ito pong week na to, o simulan natin sa araw pong ito. Confess with your mouth that Jesus Christ is Lord. And believe in your heart that Jesus shall make a difference in this world sa pamamagitan mo, kapatid. And then claim the Lord's promises. And then use your God-given authority to heal the sick, to proclaim the good news, to make miracles in the name of Jesus. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po dahil ang lahat ng tumawag sa iyo, na may pananampalataya at nag-confess that you are the Lord of all. Lord, ay merong kaligtasan at merong assurance, Lord, ng buhay na walang hanggan.
We thank you, Jesus, for your grace. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your mercy. I pray, O God, right now, Lord, sa kapatid na to, na nanonood, nakikinig sa araw pong ito. Bless this brother, bless this sister in the name of Jesus. Lord, starting today, let his or her confessions be made out from the Bible, O God. Let him or her start confessing your promises in the name of Jesus. Lord, 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 and I pray, help this brother or sister of God to use his or her God-given authority to make your name known to all the world, starting, Lord, with the community that we are in today. Bless the whole week for us, Lord. Make it fruitful. Lord, I pray that out of this preaching, Panginoon, people will be strengthened to proclaim the gospel to the whole world. In Jesus' name. God bless you.